Okay, ito na yung mga lulutuin natin ngayon. Nakahanda na yung mga ingredients. Ito yung pangsahog ng pansit. Ito yung mga garlic at saka sibuya, yung karne para pansit at saka repolyo. Magluluto din ako ng shrimp at saka pritong isda. Okay? Simulan na natin. Ayun, nagpapainit ako ng kawali para sa ating unahin lang natin yung ano, yung shrimp. Yung buttered shrimp yung unahin natin. Maglagay na ako ng butter. Damihan natin ng butter para masarap. Mga 3 kutsara. Yan. Butter, shrimp. Okay. Ini-melt muna natin saglit bago natin ihulog yung garlic. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Nag-melt na siya. Lagyan na natin ng habang nagme-melt na siya daming butter kasi masarap pag maraming butter. Habang nagme-melt na yung butter natin, ilagay natin yung ating garlic. Mas maganda pag maraming garlic. Ibanbanan muna natin ng konti yung garlic. Bango na. Bago natin ihulog yung shrimp natin. Tapos ngayon, pwede na natin ihulog yung ating shrimp. Kasi medyo brown-brown na siya. Yan. Haluin ko nga saglit. Okay, ngayon maglalagay ako ng konting pimienta para mabango yung shrimp natin at saka kalahating cubes. Nor cubes. Tapos haluin na natin ng konti hanggang sa huwag nating ano hayaang matagal siya lutuin kasi ano pangalan diyan mapasaw siya, hindi na yun, konti na lang, malapit na siya maluto. Ayan. Ayan, naglagay din ako ng konting parsley, powdered parsley. Sabi nila pag naka-letter C na daw yung shrimp, ang ibig sabihin doon is luto na siya. Huwag natin hayaan na matagal sa ano, sa apoy kasi didikit yung laman niya sa ano. Yan na siya, luto na siya. Pwede natin hanguin at i-serve. Yan, sarap. Buttered shrimp. Sarap-sarap niya. Ito na siya. Okay, yan ang finished product ng ating shrimp, buttered shrimp. Yeah. Pwede na siyang kainin. Thank you sa panonood.